humihingi ng paumanhin at pangunawa ang pamahalaan kung naaantala man ang pamamahagi ng pinansyal na ayuda para sa 18 milyong mahihirap na pamilya na apektado ng COVID-19. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Alexie Nograles, tagapagsalita ng Interagency Task Force on Infectious Diseases, pinagsusumikapan na ng pamahalaan na maiabot ang tulong sa lalong madaling panahon. Sa ating mga kababayan na naghintay po para sa mga subsidies na ito, humingi po kami ng paumanhin at pasensya, ngunit makaasa po kayo na ginagawa po natin ang lahat ng ating mga kaya upang mapaabot sa inyo ang tulong na ito sa lalong madaling panahon. Tandaan po natin, ito po ang pinakamalaking tulong pinansyal sa kasaysayan ng ating bansa. Maliban sa pinag-iingatan po natin ang pamamahagi, sinisiguro din po natin na makakarating ito sa inyo na walang bawas at aberya. Pinamamadali na rin ng IATF ang mga lokal na opisyal ng pamahalaan na magsumite ng mga budget proposal sa Department of Social Welfare and Development. Panawagan ko po sa ating mga LGUs, pakisabit na po nung inyong signed MOA at yung budget proposal sa DSWD para sa lalong madaling panahon ay maibigay na po sa inyong mga LGUs ang Social Amelioration Program budget para mapamahagi na po natin sa inyong mga constituents. Sa ngayon, nakapag-release na ang DSWD ng mahigit 323 million pesos para sa 14,400 na beneficiaries na bahagi sa mga chopper at transport groups sa National Capital Region. Nakapag-release na rin anya ang pamahalaan ng 43 billion pesos para sa mga local government unit, habang sa Bangsamoro Region naman ay nakapag-release na rin ng 800 million pesos. Kung susumahin, ayon kay Nograles, nasa 50% na ng 100 billion pesos na halaga ng Social Amelioration Program ang nailabas na ng pamahalaan sa buwan ng Abril. May mga kinakaharap na balakid pa anya ngayon ang DSWD sa pamamahagi ng pinansyal na ayuda. Among which, of course, are the security, the reconciliation of lists of beneficiaries, and the logistical challenges, especially with regard to remote communities in the provinces. Tuloy-tuloy po silang nakikipag-ugnayan sa ating mga LGUs para po matugunan ang lahat ng ito. Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act, 200 billion pesos ang inilaan na pondo ni Pangulong Rodrigo Duterte para ipang-ayuda sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng COVID-19. Chona Yu, Radyo Inquirer 90, Bayang Nagtatanong, Mamamayag Nag-uusisa.